PC na dapat nagdidikit. Traitor yan si Moira. Tsaka mali ba natin kung totoo nagbago na si Moira? Eh, pwede ka naman maging competitive nang hindi ka nandadaya. Hindi lang sa laro, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Gusto ko lang naman makita ng mga anak natin na magkasundo tayo. Pero tama ka. Mali ako. I'm sorry na. Malapit na matapos ang palaro. Kumanda na kayo. Talagang babae ka? Pareho kayo ni Moira. Dapat nga kayo na lang dalawang nagkatuluyan eh. Pareho kayong may mga bulkang tinatago. Ang pagkakaiba nyo lang, yung bulkan ni Moira pumutok na. Sumabog na eh yung sayo. Kailan sasabog yan? Don't provoke me, Giselle. I just hope that Lynette is aware na meron kang bulkang tinatago. Or maybe she's already sensed it. Hello? Sino to? Hello? Hello, Carlos? Irene? Ano naman kailangan mo? Carlos, tulungan mo naman ako. Na-hold up ako, Carlos. They took everything from me. Yung alas ko, yung wallet ko, yung bag ko, yung cellphone ko. Nandito ako, malapit sa bahay mo. Huwag kang sinungaling. Kung nawala lahat sa'yo, bakit ka nakarating dyan? Hindi ako nagsisinungaling, Carlos. May tumulong lang sa akin. Dito ako nagpahatid. Please, Carlos. Help me. I don't know anyone from here. Please. Umalis ka na sa bahay ko. Dahil hindi kita pupuntahan dyan. Pag niyo po, nakita po sa kabilang kanto, wala nang laman. Salamat, kuya. Okay, ma'am. Salamat, ha. Wow! Hindi ka na nahiya? Ipinapakita mo dito yung kalandian mo? Well, ano ka ba? Wala akong ginagawang masama. Anong wala? Kulang na lang, ingudgod mo yung nguso mo sa asawa ko? Hindi ka nahiya sa mga preso dito? Pinapakita mo pagiging kabit mo? Moira, stop it! Kayong tumigil dyan! FYI, kayong immoral dito dahil may mga asawa pa kayo! Sabi ko na nga ba eh, hindi ka pa rin nagbabago eh. May pa-Bible code ka pa, ipokrita ka naman! Ay. Alam mo, matino akong tao, pero yung kalandian mo ang nagpapalabas ng demonyo sa katawan ko! Ang sabihin mo, matagal ka ng demonyo! Aga ka nun ah! Papatayin kita, malandoy ka talaga! Bilis! Ano? Kukupad yung kulilos!
Teka! Pasok! Bakit yung ginagawa sa amin to? Tinulungan na nga namin kayo pagkatapos i-hostage nyo kami? Wala kang pake! Pasok na nga yung mga yan! Bilis! Kilos! Kilos! Tigilan yung mga iyak-iyak mo, ha? Tamahal kayo! Sige na! Bilis! Bilis! Kilos! Kalak na yung gate sa kusina, madam. May tao na rin ron. Very good. Itigil mo na to, Lotus. Wala ka namang mapapala, eh. Dinadagdagan mo lang lalo yung kaso mo. Magtigil ka, Warden! Bakit? Meron ba kami napala dito? Ha? Ako nga, eh. Kumuha lang ako ng gatas ng anak ko. Isang taon ako dito. Pero yung amo ko, na tax evader, malaya. Asan ang hustisya doon? Total, hindi umusad yung kaso ko. Wala na akong pakialam. Yung mga pulis, dali nyo na sa kabilang selda. O kabila na! Ha? Kilos! Sali, bumalik kayo sa mga selda ninyo. Ayoko kayong pilitin. Inuulit ko, kung ayaw ninyong sumali, pwede kayong bumalik sa mga selda ninyo. Manahimik lang kayo at wala tayong magiging problema. Okay? So kung gusto niyo bumalik, sige na, bumalik na kayo sa mga selda ninyo. Ngayon na. Ngayon na, kung sino gusto. Sige na, balik na. Bilis, 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 bilis! Bilis, kayo! Punta na. Moira is still the same insecure war freak. Hindi niya man lang nakayanang panindigan ang kanyang pagpapakabait for even overnight. Well, at least contained na sa kulungan ang bad attitude niya. Well, hindi naman uubra yung pagkamaldita niya dahil mas maraming impact sa kulungan. Tinitingin mo dyan. Hoy, Moira. Plano mo ba talaga to? Nagpapanggap kang mabait para awayin si Lynette at magkakagulo? Kasalanan ko ba ang lahat? Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? Si Giselle ang dahilan. Mali ba namin kung palabas niyo lang to? Ray, can you please shut up? Hinding-hindi ko siya papanigan dahil siya ang binabayaran ni Giselle para pahirapan ako dito.
si Madam Lotus na nagtotorture sa akin dito. Eh, bakit niya sisisihin si Giselle? Eh, kung siya ang nagbabayad sa kanya? Yan ang malaking pagkakamali ni Giselle. Ang magtiwala sa mga taong halangang bituka. Diyan mali si Giselle. Yung karma niya, kayong sumasalo. Kung meron man siyang isang bagay na ginawang maganda, yun yung ipakulong ka. Alam mo, kanina ka pe! Ay, Moira! Nag-uumpisa ka na naman, ha? Panangatang kita dyan, eh. Ay, Nalin, bakit mo ba kasi naisip mag-medical mission dito? Ay, sobi, sabiyoso ba? Ay, talaga ba, sisihin mo pa si Luke? Oo, ma. Eh, gusto lang naman ni Annalyn na tumulong. Saka wala naman gusto mangyari to, Zoe. Alam ko, pero sa tingin niyo, mapagkakatiwalaan niyo yung mga tao dito. Tingnan niyo, tinunungan na nga natin, tapos gaganitohin pa tayo. Lalo na yung buwisit na Lotus na yun. Zoe, hindi naman masama si Madam Lotus. Bakit mo siya pinagtatanggol? May gusto lang mangyari si Madam Lotus as if kita Giselle ang makakapagbigay sa kanya nun. Ay! Hindi kayo magsitigil, ha? Kukulit niyo, ah. Ano? Dal-dal pa! Iyak pa! Mahimik nga kayo! Ayan, ganyan. Hello. If this is about your request... Hawak kong Apex sa leeg. Hawak ko ang mga tauhan mo sa Apex. Kapag hindi mo ginawa ng paraan na makausap ko yung anak ko, walang uuwing buhay dyan sa ospital mo! This is not a good joke. This is not a joke! Giselle, hindi joke ang anak ko. Hindi joke na kaya kong pumatay at wala na akong sense of humor dahil sa lintik na lugar na ito! Look at this. Di ba dyan tayo nagme-medical mission? Yes. Lotus? Lotus, yes. I believe you. I believe you. Please. Very good. Pinapainip pa ulo ko, Giselle. Eh. Andiyan ba si Annalyn? Please do not hurt them. Lahat sila nandito. Ikaw lang ang wala. Pero okay na rin. Kasi ikaw ang kikilos para sa akin at wala kang choice. Yes. Gagawin ko. Ano bang kailangan mo? Just tell me. Alam mo kung anong kailangan ko. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, gusto kong makausap ang anak ko dahil ayaw kong maoperahan siya dahil delikado para sa kanya yon. But maybe she needs it. Hinihingi ko ba ang opinion mo, Giselle? Gusto kong makausap ang anak ko kasi ayaw ko siyang maoperahan dahil delikado para sa kanya yon. Baby ko yun eh. Anak ko yun. Brain operation yun. Hindi man lamang nila ako kinonsulta. Bakit? Tumigil ba ang pagiging ina ko dahil nakapatay ako ng tao? Hindi na nga nila hinahayaang dalawin ako ng anak ko pagkatapos ito pa? Sobra na! I understand. I totally understand you. Lotus, please. Anong pangalan ng anak mo? Hanapin ko siya para sa'yo. Carla. Carla Madrigal. Mabuti siya. Maganda ang mata. Malambing ang boses. Siguro nga mahaba na yung buhok niya. Hindi ako masamang tao, Giselle. Gusto ko lang makita ang anak ko. Ginawan mo ng paraan na makausap ko ang anak ko. Magre-release ako ng hostages. 20 minutes, Giselle. Pagkatapos ng 20 minutes, tatawagan kita. Dapat kausap ko na yung anak ko. Dahil kung hindi, may mamamatay. Carla Madrigal. Carla Madrigal. Yes, Carla Madrigal. Nurse! Nurse! Si patient Carla Madrigal, anong room number niya? Ano pong kailangan niya sa pamangkin ko? Nasa OR na po siya. What? Sino nagsabi sa inyo na dalhin siya sa OR? Ako
po ay her tita. Ako na po ang tumayong guardian niya at pumirma ng consent for her. No, you're not her mother. Wala kang karapatan mag-decide for her. Eric, we need to stop. Wait, hold on. I just don't understand. Bakit gusto mo magpatigil ang operasyon? Eric, yung main hostage taker sa City Jail, anak niya si Carla Madrigal. And her only request is marinig ang boses ng anak niya at itigil ang operasyon! Hoy, nung bata ako, gusto kong maging doktor. Talaga ba? Oo, no. Sige nga, kunyari nga, check upin mo ako. Ay, sige. Pasyente, kumusta ka na? Ano ba yan? Ay, ba't wala akong naririnig na tibok? Wala ka talagang puso. Baliktad kasi, boba. Parang sabi mo, Mildred, wala, nagkikwentuhan lang kami. Oo nga po, nagkikwentuhan lang po kami. Karita? Mildred, wag! Mildred, please! Ikaw, kaugali mo talaga tong nanay mong impakta. Mildred! Wag po, please. Kapatid ko po si Zoe. Swerte, kakilala ko tong si Doc Amel. Kaibigan ko yung lola niya ni. Ikaw, i-adjust mo yung ugali ko. Pag ako napuno sa'yo, ooperahan ko yung mukha. Naiintindihan ko. Sagot! Nakaintindi naman pala. Hey, relax. Yan. Very good. Mabait naman pala. Relax lang kayo dyan, ha? Relax lang kayo. Napakawalang gaya talaga niyang babae yan. Wala na talaga siyang ginawang matino. Pumatay na nga siya dati. Ngayon naman, nang-hostage pa. Kaya kita niyo na bakit namin nilayo si Carla sa kanya? Kakausapin ko yung babae niya. No. Baka lalo siyang magitate. You don't understand. Ang mga hostages niya, mga doktor namin. Mga pamangkin ko, my only brother is there, and I won't risk it! Giselle, wait. Bakit hindi mo tawagan si Lotus? Tell her, it's too late. Baka maintindihan niya. Eric, hindi niya maintindihan. This is about a mother wanting to talk to her child. Gusto niyang marinig ang boses ng anak niya at itigil yung operasyon. Anong gagawin ko kapag nalaman niyang we did the exact opposite? Paano ko sasabihin sa kanya, what will I say kapag tumawag siya? Baka patayin niya yung mga hostages! Diba gusto niya lang naman marinig yung boses ng anak niya? Dad, I have something in mind. Na Giselle yan. Hindi sinasagot ang tawag ko. Madam, baka may aberya. Sinusubukan talaga ako ng Giselle na yan. Kapag hindi pa siya sumagot, dalhin mo si Annalyn. Giselle! Hello? Hello, Lotus? Pasensya ka na kasi si Carla, galing po siya sa laboratory kaya medyo natagalan, pero nandito na siya. Hello, Mommy? Carla, baby!
na miss ka ni Mami. Sobrang saya ko na narinig ko ang boses mo, Carla. Miss na miss. Na-miss ka ni Mami. Mami, huwag ka na umiyak. I'm okay. Alam ko. Alam ko, marami. Marami ako nagawang kasalanan, pero... Huwag ka na magalit kay Mami, please. Please, huwag ka na magalit kay Mami, Carla. Mami, hindi po ako galit. Nakausap ko po si Miss Giselle. Itigil niyo na po ang ginagawa ninyo. Oo. Oo, ititigil ko, anak. Pero promise mo sa akin, huwag ka magpapa-opera, ha? Kasi delikado yun. Baka may mangyari sa'yo. Promise mo sa akin. Promise mo kay Mami, Carla. Promise mo. Opo. Hindi ko na po itutuloy. Promise. I love you, anak. I love you, Carla, baby ko. Sige. Ibigay mo na kay Giselle ang telepono, ha? Hello, Lotus? Lotus? Giselle, thank you. Thank you, thank you very, very much. Dahil tumupad ka sa pangako mo, tutuparin ko rin yung pangako mo. Magpapakawala ako ng mga hostages. Pero hindi lahat. Ha? Ano ibig mo sabihin? Tatawag ako ulit sa'yo. Lotus? Lotus! Okay. Nakausap ko na yan. Napakinggan ko lahat. Nakausap ko na yan. Ako mo, girl. May good news tayo. Kaya pa sabi ito ni Madam Lotus. Dahil maayos kausap si Giselle, may mga pakakawalan tayo. Pero may mga maiiwan. Lahat ng mga kamag-anak ni Giselle Tanyag maiiwan. Moira! Turo mo kung sino-sino yung mga yon. Let me remind you, the main reason that we are here, pabagsakin ang mga Tanyag, lalong-lalo na si Giselle, at makuha ang lahat para sa'yo. We are not here to become heroes sa pamilyang ipinamigay ka. Tandaan mo yan.